Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon, ituro ko sa inyo paano mag-disassemble ng CPU. So, una, kailangan mo ng screwdriver. Siyempre, so, una mong gagawin, alisin mo muna yung tornilyo. Or, alisin mo muna yung mga wire. Disconnect mo muna yung mga wire. Ito, SATA cable, alisin mo muna to. Alisin mo muna yung sa power supply ng mga wire. Ayan guys. So, alisin mo muna itong mga wire. Disconnect mo muna yung mga cable wire. So, ayan guys. Ayan. Once na naalis mo na yung mga wire, disconnect mo na yung mga wire. Alisin mo naman yung mga naka-screw. So, alisin natin muna yung mga thumbnail. So, ayan siya guys. So, once na naalis mo na, so, alisin mo na yung ito, may clip siya dito. Alisin mo na to, motherboard. Ito yung motherboard. Disassemble. So, yan siya guys. So, ito na ang power supply yung unahin natin alisin. Alisin natin yung screw. Ito yung power supply. Tapos, buksan natin dito sa kabila kasi naka-screw pa yung hard drive na sa kabila. So, naalis natin yung takip sa kabila. So, dito. Yan. So, dito, alisin natin muna yung screw. So, tapos, doon tayo sa kandina. So, ito guys yung hard drive niya. So, dahan-dahan lang ito kasi critical ito. Pag nahulog ito, mapukurap ito, masisira. So, yan. Once naalis nyo na ito, So na-disassemble natin yung CPU. Ayan, so lilinisan na yung buong CPU. Ganun guys, so ito na siya yung motherboard, yung SATA cable, yung hard drive at yung power supply. So ito yung laman ng CPU. So, disassemble natin ito. Memory. So, ito yung memory. So, ganun guys. So, na-disassemble na natin siya. So, ayan siya guys. So, ngayon, lilinisan natin siya. Kasi, madumi na siya. O, kailangan mo na panglinis. So, ayan guys. I-brush na natin siya. Linisan natin itong motherboard. Ayan siya guys. Madumi na siya. Ngayon, didisassemble pa natin ito. Ito. Ayan. So, ikutin mo ito. Papunta dito. Ito. Apat tong pin eh. Ito mo siya dyan. So, para maalis yung lock, yan, angatin mo pataas.
So, ayan na siya guys. So, naalis natin. So, malilinisan naman siya kasi yan. So, ganun yung paglilinis ng mano-mano manual. So, yung iba is pinoblower na lang. So, hindi na sila alam. So, wala ka naman ganun. So, ito ang gagawin mo manual. So, ganito ang paglinis ng motherboard CPU. So, once na nalinisan mo na ito, tapos mo muna. At ito mo ito. So, ayun guys. Once na nalinisan mo naman na, so ito. So, ito. Power supply, brush mo na lang. Brush mo lang. Para maalis yung malikabok. Ganun guys. Ang paglinis, pag-disassemble at paglinis ng CPU. Ayan siya guys. Ayan. Nalinisan mo ito. Malinis na guys. So, ito naman yung lilinisan natin. Tabi natin muna ito. So, ito papakita ko sa inyo paano maglinis ng ganito. So, alisin mo muna yung pin dito, banda. Yung lock niya dito para maalis yung pan. Yan. 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 Kung hindi kayo technician, so, sundan nyo lang yung ginagawa ko. Tandaan nyo lang kung saan nyo lilagay. So, yun. Kahit kayo hindi kayo technician, magawa nyo. So, mas, kung ayaw nyo nang isip, paggawa nyo sa technician, ganito rin yung gagawin ng technician. Alisin ito. At lilinisan ito. So, masyado siyang madumi. So, pagpag lang natin muna ito. So, ayan siya guys. Naalis na yung alikabok. So, ganun siya. Saka, ito natin naman yung susunod. So, ayan siya guys. So, malinis na yung pan. So, ayan siya guys. Linis na yung pan. So, pabalik natin siya. So, kung paano natin siyang kinuha kanina, yun din yung pabalik natin dapat. So, dito, yung dulo nito, yun, may apat siya na lock. So, may apat siya din dito. So, lagay mo muna yung dito banda, isa. Tapos, dito naman sa kabila. Das dito naman sa kabila. So, ayan. So, tulak nyo lang siya pababa. So, ganun lang siya kadali, guys. So, ayan. So, ayan. So, ayan siya, guys. So, ito. Pwede niya ito, linisan na cotton band ito. So, dito banda guys. Itong inalisan ito. So, dito. Alisin natin ito. Ito, ginalagay dito is so, yung face. Alisin
natin to. Pwede itong lagyan ng alcohol para alis yung dumi. So, ayan. So, linis ka na siya, guys. So, ito, punin natin yung motherboard. Ito. Kuha kayo ng cotton. So, dito, push mo to pababa, tapos atakin nyo papunta sa right, then ito na. So taas nyo to, ayan. So para makuha nyo to processor, so ito yung processor, linisan mo siya. So ayan, guys. So nalinisan na siya, guys. So ito yung itsura niya. So ito yung processor. Sabi natin mo na ito, makita ko sa inyo, ito yung itsura ng processor. So may nakita kang grease, so dapat alisin natin yan. Papalitan natin ng bago. So, so guys, wag nyo na itong babasain ng alcohol. Dry lang yung gagamitin nyo cotton. So, ayan. Para safe. Ito. Hindi masira. So, ayan siya, guys. So, may nakasulat dyan. Kung gusto, dito mo malalaman kung ano specs ng processor mo. Intel Pentium G325. So, so, malinis na siya, guys. So, pabalik na natin siya dito. So, dito, huwag kayong magkakamali maglagay. Kung nakalimutan nyo kung paano yung position nito, puntahan nyo lang dito. Dito, meron kayong makikitang arrow. So, itong arrow na to is yung patalatandaan na processor, yung position. So, balik natin. So, dito banda, meron naman kayong makikita sa processor na maliit na arrow. So, kung saan ito, doon siya. So, pag ganun ang lagay mo. So, ayan siya, guys. So, once na ibalik nyo na, ayan, bat nyo na ito. Ayan, so, para malock natin. Lock na natin. So, ganun, guys. Balik na natin yung balik na natin yung CPU pan. So ganito yung, kasi nandito yung wire, so ganito yung for picture niya. So yung dulo, yung ano is that itutok lang natin. So babas lang natin, so ganyan. So ito, dito natin siya lalagay sa mga butas na to. So yan, so yan, so ayan siya, guys. So ayan. Ayan, so once nalagay na natin, itulak lang natin siya pababa. Ayan. So, ganun. Tapos, i-push mo lang ito. Ayan siya, guys. So, ayan na siya. Nalak na siya dyan. So, ganun lang. Tapos, ito na yung wire. So, medyo mahaba. Ikutin natin siya. Ganito. Tapos dito mo siya, guys, ilalagay. Meron yan na apat na pin. So doon mo. Ayan siya. So nalagay na. Nalagay na natin dito. So
Ganyan siya guys. So so yan guys, nalinisan na natin. So balik na natin sa dati, ano. So natapos na tayo sa assembling and cleaning. Ngayon naman is assemble. So ito na yung CPU casing niya. Nalinisan na siya. So yan. Una natin ilagay yung hard disk kasi yung screw niya is magkabilaan. So ganito guys. Ito yung uunahin natin i-screw dito. So ayan. Malayo guys, so natin adjust natin dun sa dulo. So ito ganito dapat guys. So natin sa dito muna medyo mahaba, meron kayong maiksing screw, so yan, so mahaba yung scope ko. Ganyan guys. So, tarin natin po. Loop tayo sa kamila. Scroll natin. Ito. So, mas scroll na natin siya guys. Yung takip na ilagay natin. Pa natin muna dito bilang sa halip. So okay na siya ngayon guys. Sunod natin lalagay yung power supply. Ayan. Kasi ito nalinis na yung power supply. Yan. Lagyan na natin ito. Pag-ganito. So. Yan siya guys. Kita nyo ba? I-screw natin. Guys. So dito. So guys. Meron siyang apat. Diyan natin. Diyan mo i-screw yung apat. So, ganito niya, ganito yung tornilyo ginagamit dito. Gamit na tornilyo is ganito. Ay kung nahalo-halo nyo. So, may palatandaan kayo yung ginagamit na screw is ito. Yan. Ito. Apat. So, yan guys. Pang-apat na ito. Ayan siya guys, ready na. Ilagay natin yung motherboard. Motherboard, ito na yung motherboard. Ilagay natin muna yung memory card. Memory. Yung tawag nito is memory ng computer CPU. So ayan. Ilagay natin to dito. So ready na ito, lagay ito sa CPU.
Hello, si pillo na. Lagay na natin dito. Bago natin ilagay, tingin mo, huwag mo kalimutan ito. Lagay mo na dito. So, ayan siya guys. Lagay na natin yung motherboard. Ayan, dyan. Yan naman guys, scroll natin siya muna. Ito scroll, scroll natin ito, ito. Ito guys, ay hindi siya, dito dah, dito siya, nagkapalit sila, so palit lang natin. Yan siya. Sunod natin lagay ito mga wire. Kukunik na natin yung mga wire. Unahin muna natin to mga pin. So guys, huwag kayo magkamali sa paglagay nito. So, doon sa board, meron naman kayong makikita ng pangalan is power and receipt. So ganito siya. Kita ko sa inyo, ito yung power panel niya. So, or ito muna gamitin, unahin natin. So yung positive niya dito banda sa, so yung negative doon banda. So ganito siya. Lagay mo ito, isa-isahin mo muna para hindi ka malito. So ito muna, sunod mo naman ito. So positive dito is yung green. Lagay mo yung green. Sunod mo naman ito. At sunod mo na yung receipt doon sa ba. Sunod mo na yung power. So ganyan. Ito naman yung sa USB port. So, hanapin mo naman dito sa board yung USB. Sunod nyan is yung audio. So, yan. Audio. Ito yung sa dulo. So, ganun. Nalagay na natin yung pin. So, sunod natin ito. Power supply. So ikaw na yung bahala mag-design ng kung paano mo siya. So ganito. Ikot-ikot na ito.
So dito siya. Dito. SATA keyboard. Noon. Tapos ito naman guys, dito sa meron niya dito parang ngipin na sa dulo. So, doon din sa dulo niyan. So, doon siya. Pag hindi ka masyay, huwag mong pilitin. So, ibig sabihin, baliktad yung lagay. So, susundan mo yung yan. So, mag-shoot. So, ganun guys. So, na-assemble na natin yung CPU. So, ganun guys. So, takpan na natin ito. So, that's all guys. Sana natutunan nyo ang aking ginawa ng pag-disassemble ng CPU at paglinis ng manual at pag-assemble ulit ng CPU. So, thank you guys. See you on my next video. Don't forget pala na i-like or mag-comment sa akin kung meron kayong tanong na gusto nyong kong sagutan. Don't forget to subscribe my channel. See you on my next video. Bye-bye.